Ako, mga ego ko pa sa kalsada, yung ano, yung mga, di ko alam ha, kung napapansin nyo rin to. Yung una, ano muna, una liko, bago lingon. Common to tayo dito sa mga tricycle, boss. Yeah. Ilalawit lang yung paa. Yung liliko muna. Yung kamay. Liliko muna, bago pag binusinahan mo, tsaka lang lilingon. Okay, sa episode ito, pag-usapan naman natin no, ang mga ego ng mga lalaki, di ba? Ah. Kasi tayong mga lalaki, ano tayo, eh, ma-ego tayo, eh, di ba? Ano ba yung mga triggers natin? Ano ba yung mga triggers natin na tinatamaan yung mga ego natin? Okay. Di ba? And maybe, pag-usapan natin kung paano ba na natin matitame ang ating mga ego. Gusto ko agad, salang agad. Eh, relax. Uy, gusto ko. Natitrigger na ako. Easy. Magigil ka. Mainit ka. Isang magsa agad. Isang magsa. Natitrigger. Sige. Sige. Isa-isa lang. Sige, isa lang. Ako, ano, nainis ako dun sa mga taong hindi makapag-desisyon. Ay, yeah, decisive, no? Next. Ako, nainis ako dun sa mga bopols. Yung paulit-ulit. Paulit-ulit. So nga. Next. Nainis ako dun sa mga nagbe-break ng rules. Hindi sumusunod sa rules. Ako, nainis ako sa mga matanong. Yung daming tanong. Kahit hindi pa ulit-ulit, basta madami. Matanong. Bakit? Feeling ko, ang tagal nila makapick up. Katulad parang ito. Bakit? Nakita mo yung kumunot ng noo ko? Kumunot agad eh. Kasi ilang bakit yun, sabi mo. Bakit? Matanong eh, matanong. Ano pa? Ano pang trigger mo? Ano, magtatanong. Pwede mo magtanong. Hindi na lang yung diretso. Yung madalas, yung mga undecisive. Totoo ba na ano, na mas malakas sa... Ako na yung titinigir ako sa mga Nike vape ng... Ako din. Titinigir ako din. Kupal. Totoo ba na mas... ano bang term dito? Malakas ang ego ng lalaki kaysa sa babae? Para sa akin, no. Hindi. Mas malaki eh. Mas maigo ang lalaki. Feeling ko naman, depende sa tao, pero mostly sa mga lalaki, mas maigo talaga. Para sa akin, ha? Ako rin, feeling ko din. Ito pa, isa kong kina-trigger. Pag nagda-drive. Yan. Okay. Pag nagda-drive. Tapos, ewan ko kung lumalabas din to sa bibig niyo. And pasintabi na sa mga nakikinig. Ano ba naman to? Driver nito, papae. Biglang liliko, hindi nagsisimula. Natitrigger ka sa babae na driver, ganun? Minsan. Kami po sa mga women empowerment dyan, si Jeric lang po ang natitrigger. Ako po'y maintindihin. Ang opinion po ng isang tao. Pag gano'n, kunyari gumano'n, naiinis ako, tapos pag nakita ko, ay babae. Pagbibigyan mo na. Ako din. Pero ako may... Mapagbigay ako sa babae. Si Jeric lang po ang trigger. Mapagbigay din ako. Pero pag nakita ko ng babae, acceptance. Okay, sa pagdadrive naman, may ego ni Dr. To Be Right. Alam mo yung pag nagdadrive ka, tapos yung mga pasahero mo, marunong pa sa'yo. Yan. Yeah. Ganyan pa, ano, baon kayo sa pang manibela. Ako ganyan, no? Ayan, ikaw magbiliko. Diyan ako inis na inis. Ego ni To Be Right yun, eh, di ba? Minsan, tama rin naman yung sinasabi nila, pero... Alam mo yun, ay, kung mag-drive dito, palit tayo. Ikaw may hawak naman ni Bella eh. Oo, boss. Ako na natitrigger din ako doon sa mga maaangas, mayayabang, kung gagaling magsalita, pero ano naman, hindi naman walk the talk. Yeah. Yan. A fake. Yan. Tulad ko dati. Napakayabang, wala pa namang napapatunayan. Yan. Baka naman confident lang. Confident lang. Pwede. Pero baka fake it till you make it. Hindi, pero kung dami kasing ganyan na yung mga naguguru-guru. Ayan. Diba, mga fake guru. Diba? No. Nagtuturo-turo. Tapos pag tinignan mo naman, wala pang, peke naman. Wala pang credentials and results. Yes. Oh. Pero ang lakas magturo. Oo, oh, kasi ang daling mag-ano eh, mag-YouTube, ang daling mag-Google eh. Correct. Diba? Sa akin, related kay Jeric tsaka kay Leo. Kay Leo, Bopols. Related yan? Oh. Kay Jeric, sa driving. Mm. Sa akin, sa driving na Bopols. Yan. Related yan. Tawag dyan. Hindi kasi parang ako, nabanggit na yan. Parang yun din yung kay Jerica. Ako natitrigger ako dun sa inuulit. Nire-reward pa. Hindi yun. Yun din pala sasabihin. Tama yung tama, sinabi tama ni Jeric. Yung mga etomak. Yung mga kamote. Kamote riders. Ito kasi, a quick share. Yung kapatid ko, nagmumotor. Okay. Ngayon, ito si Jeric, nagmumotor to. Daming bike na ito. Yung mga taong maayos naman magmotor, nadadamay dun sa mga etomak. Example, yung airmats ko. Ayaw niya ngayon payagan yung kapatid ko kahit maayos magmotor. Yan din, tama kasi yan. Nakikita dun sa news,
nababangga, nakapagkatinig na natin, kawawang kawawa yung mga motor na nababangga, natutumba. Pero kung i-analyze mo, sila din yung kamote. Na anong nangyayari? For example, si Jerry. Ngayon, papagalitan ni tita yan. Oh, motor ka na naman ng motor. Pero maayos naman si Jerry. Nadadamay ngayon yung mga matino. Hindi, minsan nakamote din ako. Yun lang. Patay. Ayun lang. Yung projection yun eh. Ikaw yung trigger ko. Ako nag-trigger ako dun sa nagsasabi na quick share pero ang haba nung sina. Pag-share mga 5 seconds lang yan eh. Sorry, sorry. Ako mga ego ko pa sa kalsada yung ano, yung mga di ko alam ha kung napapansin nyo rin to. Yung una, ano muna, una liko, bago lingon. Common to tumayin yeah. Sa mga tricycle, boss. Yeah. Ilalawit lang yung paa. Yung liliko muna. Yung kamay. Liliko muna, bago pag binusinahan mo, tsaka lang lilingon. Ang labo eh. Tapos yung isa pa. Ako naman sira lang yung signal light, boss. Hindi, hindi makapagpagawa dahil may sakit yung anak. Eh, di lumingon ka muna. Ah. Eh, kung may biglang, kung mabilis ako. Ako, di ba? Right of way ako eh. Okay, okay. Sample ako. Ako lumigo. Anong gano'ng nangyayari sa'yo ngayon? Ano? Bigla ka lumigo. Di ka pa lumilingon. Bumbusin na kita ng malakas. Ay, ganun ka? Ah, yun. Grabe naman pala si Paolo Castro. Hindi, grabe yun, boss. Safety nating dalawa yun. At least aware ka. Kasi yung bibusin na, kaya ginawa yan, pang warning yan. Diba? Wawarningan mo na, oh, pag tinuloy mo yan, merong mangyayaring hindi maganda. Oh, tama. Huwag mo nang ituloy. Next time, tumingin ka muna sa side mirror. Oh, huwag naman yan. Hindi mo minumura. Yung sa'yo may kasama. Oh. Busina lang. Busina lang. Okay. Warning lang, warning. Warning lang. Tsaka yung mga ano, yung 2020 na lang, hindi pa rin marunong tumabi. Hindi pa rin tatabi sa 2022. Hindi pa rin tatabi sa 2022. Shout out sa mga e-bike sa ano, national route. Pwede naman tumabi, mga kuys. Syempre. Oo, pag naman nasagi mo, ikaw pa magbabayad. Kaya nga. Diba? So, ano lang, itong episode na to, parang wala tayong patutunan. Wala eh. Nag-rant lang kami. Nag-rant lang eh. Nag-rant lang kami dito. Wala din doon na lesson. How to tame your ego. Yeah. Kasi nga, ang mga lalaki ay mga natural egoic. Si Jerick lang hindi agree dyan, pero tayong tatlo. Agree ako dyan. Panindigan natin yan. Ay, tanggapin niya. Tanggapin may ego. Hindi ako, si Jo Marie. Ah, si Jo Marie. Ay! Ako, ego ko yung nagukuya ko. Yung trigger ko, yung nagukuya ko. Tapos ilang beses mo nang sita, hindi tumitingin. Napapaganon na rin kasi ako kasi. Nadadamay na. Oo, nadadamay na. Nakakawa, kasi nakakawa. Oo, nakakawa eh. So, paano nga ba natin matitame tong ego natin? Taming the ego. Paano nga ba? At siguro una, una ano, ito kasing ego, or alam mo yung galit, hindi naman yung biglaan lang magagalit. Maramdaman mo yan, aakit yan sa kamay mo, tapos biglang mainit na yung baligat mo, tapos biglang yung ulo mo, parang pumutok na, di ba? And yun yung kailangan na mindfulness. Na ang mangyayari, most of the time, kailangan before pa kasi siya lumabas. Okay. Na pigilan mo na. Yung kung nandito pa lang, nangatal ka na sa galit, nangatal ka na sa paaramdam mo, yung nagki-creep up na yung ego, eh, mapipigilan mo na agad siya. Mm-hmm. Instead na, ang iba pa kasi yung ano eh, nasa sarili mo pa lang kumpara sa nasa ilabas mo na eh. Correct. Na ilabas mo na. Ang masama dito, sa totoo lang, nakakamatay yung ego. Yeah. Manami tayo nakikita sa kalsada na biglaan na lang nag, ang tawag sa ganun, yung anger driving ba yan? Basta ganun, di ba? Road rage. Road rage. Road rage. Tapos, biglang maglalabas ng baril. Ah, tama. Mambubugbog. Yung simpleng busina. Oo. Di ba? May kakilala nga ako dati, may kotse siya, tapos may tubo siyang dala-dala lagi. Shoutout sa'yo, ha? Si Cargay ba yan? Hindi, tubero kasi yan. Oo, tubero. Meganiko. Side hustle ba? Yes. Hindi lang yabi. Meganiko eh. Okay. Napanood ko kasi yun sa ano. Si Vin Diesel yun eh, kalaban niya si Dara. Ay, oo. Naglabas na. Pero totoo yun. Si Ben Crudo ka, Ben Crudo. Local. Looks. Okay. Pero totoo yun yung sinasabi ni Jerica. Kasi yung sinishare niya, dati ganun ako. Ayan, yung sinasabi ni Paolo, may tubo ko. Parang anlakas kasi nung ego ko na ako yung tama. Na kahit anong mangyari sa atin dito, kahit mag-away tayo, ikaw yung mali, ako yung tama. Correct. Need to prove. Ngayon, need to be right. Ego need to be right. Ego need to be right. Need to be right pala. Now,
bakit ang daming nagkakaroon ng road rage, ng away sa kalsada? Dahil ayun nga yung parang ego na naggararan sa mga tao na included ako doon before. Now, paano ititrain? Ano pa rin eh, babalik pa rin talaga sa ano, awareness. Ano bang mangyayari sa akin kapag ka tinuloy ko to? Meron akong isang... Diyan ako na-trigger din eh, yung angkulet. Ilang bes mo nang nilapit sa mic, layo ng layo. Before sinut po to, in-practice pa po yan. 10 minutes. 10 minutes kami nag-practice. Yung pa naman trigger ko, paulit-ulit. Going back, may na-attendan ako sa The Feast. Ngayon, yung isang preacher, parang shiner niya, even siya, na kikita niya na mayroon siyang igong ganun. Natitrigger din siya. Pero, may shiner siya. Stop or pause for the next 10 seconds. Ganda nun. Now, kung after ng 10 seconds, ganun pa rin yung pakiramdam mo, ibig sabihin, sobrang bigat. Pero kung after nung 10 seconds, nawala, ibig sabihin, pabayaan mo na. I guess ito yung sinasabi nila na ano eh. Reaction versus response. Yeah, react versus response. Pag reactive ka, usually automatic to eh. Agad-agad. Bigla na lang mag-snap. Bang! Yeah. Bigla na. Parang biglang, ito yung sinasabi nila na nagdilim yung paningin ko eh. Yan. Diba? And yun yung reaction. And ang response, ito yung magtitake ka ng time and then tatama ngayon yung action mo, yung susunod mong action kasi pinag-isipan mo. Yeah. Tama. Dumaan siya sa isip. Hindi yung kumatal agad yung ano, tapos nalabas agad. Yes. Nice. Para sa akin naman, isa sa mga pinapractice ko na pang-tame ng ego is being compassionate. Ibig sabihin, para kung nilalagay, iniisip ko lagi na baka may something tong tao na to, may pinagdadaanan siya na hindi ko alam, kaya siya nasa ganitong sitwasyon. Ganda. Kunyari, matanong. Sobrang matanong yung tao. Doon, so, baka gusto lang matuto. Wow, bakit? Yeah, katulad yan. Baka gusto niya lang matuto. Bakit? Baka before, merong nangyari sa buhay niya na hindi siya nagtanong, nagkamali siya, tapos ang laking naging epekto nun sa buhay niya. Diba? Yung mga ganyang klaseng, ano, kumbaga putting myself into the shoes of that person na baka mamaya may ibang pinagdadaanan to. May personal na problema. Intindihin ko na lang muna. Yeah. For now. So, being compassionate, yun talaga yung nakakatulong sa akin. Na, di, lahat naman ng tao mabait. Baka may something lang sa buhay nitong taong to. Yeah. Agree. Good. And siguro next dyan, after nung compassion, is really acceptance. Correct. Kasi kunwari ha, may tropa tayong paulit-ulit. Yung hindi matuto? Hindi matuto. Pang walong episode na, no? Kailangan mo parang ilapit sa mic, pigilang magkuyakoy. Kasi baka may nangyari lang in the past na, ano, baka Parkinson disease yan. pwede. Baka may sakit na. Ang point ka dito, kung ilalagay mo yung sarili mo sa kanya, hindi mo nang maintindihan eh. Bakit nangyayari yun? Correct. And minsan, yung compassion talaga, hindi siya gumagana. Kasi hindi, sa logic natin, hindi din natin alam kung ano nangyayari sa kanila. At the same time, hindi natin alam ba't kailangan pa ulit-ulit. Point is, dadating talaga sa panahon na kailangan mo na lang i-accept. Ganda. Anggapin mo na lang. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Nasimulan na natin itong podcast na to eh. 8 episodes sa tayo eh. Baka yung, mahalin na lang. Baka yung mic, naiilang siya sa mic. May bad experience sa mic before. Oh, baka kumanta siya dati, napagtawanan siya. Natin siya, nagkuyakoy. Ngayon, ting may mic nakaharap, napapakuyakoy. Daming kwento. Ako naman, for me, walang masama sa ego. Oo naman, kailangan yan. Oo, kasi kunyari, for example, ego need to be right. Diba? Lalo mga lalaki, ayaw papatalo. Diba? Gusto laging tama. Yan. Ano yun eh, kung hindi, wala kang ego need to be right, eh di sunod-sunuran ka na lang sa lahat ng sabihin sa'yo ng mga tao. Wala kang paninindigan. Wala kang paninindigan. Pag may sinabi sa'yo, sundin mo na kagad. Kahit alam mong tama ka. Correct. Diba, hindi mo na pinaglaban yung rights mo, yung pagiging tama mo, yung point mo. Or ego need to look good. Diba, walang masama doon. Kasi for example, yung iba, ang nagiging mali lang naman pagka yung choices mo sa buhay, is hindi na align doon sa gusto mong mangyari or sa ikaka-progress mo in relation with success, for example. Yeah.
'Di ba? Kasi kunyari ego need to look good, hindi yan masama kasi kung wala kang ego need to look good, hindi ka na nag-aayos. Mm. 'Di ba? Okay na 'to. Kahit bagong gising ako, harap ako sa camera. Mukha akong taong grasa. 'Di ba? Walang masama doon sa ego na 'yon. It's just that number one is be aware of your ego triggers. Yes. Kailangan aware ka na okay, for example, ikaw, aware ka na na triggered ka sa mga kamote riders, edi alam mo na na paglalabas ka ng kalsada, tanggapin mo na, again, acceptance, merong talagang mga ganyang tao. Yeah. And aware ka na trigger mo to, then ikaw, maging defensive driver ka. Yes. Alam mong hindi mawawala yung mga kamote riders na yan. So make sure pag nasa kalsada ka, businahan mo. Pag tansya mo palang buong kamote rider ko, businahan ko na kahit wala pang ginagawang mali. Medyo ko lang. Diba? Be responsible with your choices. And yeah, of course, ganda. Isa pa dito is ano, ang mga ego triggers daw natin, guys, is a projection ng mga ayaw natin sa sarili. Yan. Kaya ka-triggered sa mga kamote rider. Hindi ako yun, si John. Ay, diba, ikaw? Ikaw, kaya ka-triggered sa mga kamote rider kasi at some point in your life or maybe before, kamote rider ka din. Yes. Ako, kaya ako triggered sa mga taong paulit-ulit kasi yun yung kinakainisan ko sa sarili ko. Eh. May mga times pa rin hanggang ngayon na parang nasusyong ako, hindi ko agad na-gets yung instructions. Yeah, I guess yun yung kinakainisan ko sa sarili ko. Kaya projection yun. Pag nakikita ko sa ibang tao, kinakainisan ko din. Yeah. Same with you. Matanong. Matanong. Matanong ka kasi. Ano ba yan? Ha? Nota mo? Tanong ka na naman. Di ba? Bigger fansin ha? Kaya ka naiinis. Yes. Kaya I like what you've said na compassion is very important. Yeah. Na maging compassionate tayo kasi tayo din naman. Ganyan din. Ganyan din tayo. Maybe some point in our life. Oo. Mm-hmm. Di ba? At yan yung ayaw natin sa sarili natin. So walang masama sa ego. Just be mindful and aware of your ego triggers and be responsible with your action. And then, may gusto lang madagdag. Sige, compassion. Gusto ko lang idagdag dito is halos lahat din kasi talaga nagsisimula sa sarili. Mm-hmm. Diba? And your responsibility, taking responsibility sa sarili. Kapag kasi sinisi yung mga ibang tao, eh, wala ka din magagawa. Yeah. And again, if magsisimula yan sa sarili, maybe yung kauna-unahan mo din tingnan, be compassionate with yourself. Mm. Dahil minsan, kunyari, mayroon na panahon na nasyunga, may panahon na hindi din ako decisive, mm-hmm, eh, hinuhold on to pa natin. Yeah. Hawak pa rin natin. Naging hard sa sarili. Naging hard sa sarili, tapos hindi na na-let go. Kaya minsan, yun din yung napaproject natin sa labas, na yun yung ginajudge natin sa kanila. So, susunod after compassion for yourself is acceptance for yourself. Yes. Yes. Simula pa rin sa sarili. Correct. Yun. Ego. Simulan mo sa sarili, yung work in. And sabi niya kasi, boss, ego means EGO, di ba? Mm. Edging God out. Uy. Natutunan ko yan kay Wayne Dyer. Yeah, ego is, yan ang kabaliktaran ni God. Yan ang kalaban natin. Yeah. No, that's us being human. Mm. No, so if we want to, alam mo yon, tame the ego or eliminate the ego. Hindi naman na-eliminate actually. But yes. Tame the ego. Tame lang. Tame. Oh, be mindful. Diba, oh, parang let's be like God. Mm. Diba? Kumbaga parang si Jesus nga, diba? Pinako na sa krus. Hirap yun, ha? Diba? Ipinako ka na sa krus. Pinako na siya sa krus, pero ano yung huling sinabi niya nung nakapako na? Ano, Jones? Ano? Forgive them. Yan. For they don't know for they don't what know they're doing. Yeah. Alam ko yan. Diba? Forgiveness pa rin eh. Correct. Si Jesus na yun, ha? Jesus na yun. Tayo pang tao lang. Yeah. Diba? Tayo din naman nagkakamali. Correct. Diba? So, yun. I guess yun yung... Yeah. May learning pala to. No? Ah, hindi lang puro galit. Pwede kang may matutunan. Pwede matawa ka lang. Pwede. So, again, at the end of the day, hindi po masama ang ego, I guess. Being able to tame it and yes, ask yourself na more than ego, choosing love, no? More than ego, always choose love. Yes. Choose love over ego. Yan. So, kung gusto mo itong mga content na si Jomari naman kayo magsabi. Parang di pa na nasabi ang closing eh. Ikaw naman. Okay. So, kung nagustuhan nyo ang mga content na to, kalimutan ko. Nabubulol. Ah, ulit, hinga muna, hinga. So, kung nagustuhan nyo ang mga gantong klaseng content, you can follow us in our social medias, mm-hmm, in YouTube, Spotify, Facebook Instagram, TikTok. And we are having
community. Our community yeah. in Discord. Yes, and Facebook groups. At Facebook groups. At Timawa Podcast. Yan, para mag-join kayo sa community namin, para yun, makapag-usap-usap tayo doon and makapag-suggest kayo kung meron kayong mga gustong topic na gusto naming pag-usapan dito sa Timawa Podcast.